Maraming tao sa mundong ito ang biniyayaan ng ating Amang nasa langit ng isang pambihirang talento at nakamamanghang kakayahan. Isang halimbawa dito ay ang pagkanta, pagsayaw, pagpipinta at kung ano-ano pang mga bagay na siya namang hinahangaan ng marami. Sa iba't ibang sulok pa rin ng mundo, napakarami ding nagpe-perform o mga nagsasagawa ng mga kakaiba talagang bagay, yung kumbaga parang napaka-imposible kung iisipin. Pero alam niyo ba na ang imposible pala ay pwede talagang maging posible? Oo, tama mga kamaser, at dahil yan sa kakayahan ng taong kayang salagin ng bala ng kanyon gamit lamang ang kanyang tiyan. Pero teka, baka magkomento na naman kayo sa video ito at sabihin yung, "Oh, talaga ba? Ano na naman kamangmangan yan, Master J?" Well, bago po nyo yan gawin ay siguraduhin yung natapos nyo ang video ito. At nga pala, kung isa kayo sa mga bagong napadpad sa channel ko at mahilig kayo sa mga ganitong usapin, ay pakipindot nyo po muna ang subscribe button at ang bell icon. Nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin! Frank Anson Richard, o mas kilala sa bansag na Frank Cannonball, yan ang pangalan ng taong minsang tumatak sa isipan ng mga tao sa ilang parte ng US noong 1900s. Isinilang si Frank sa Minneapolis, Kansas sa United States noong February 20, 1887. Pero bago pa man siya nakilala ng marami at naging performer sa isang karnabal, ay naging parte muna siya ng World War I noong 1914. Subalit mas pinili niyang mamuhay ng mas mapayapa at malayo sa kapahamakan, kaya't nagdesisyon siyang pumasok na lang bilang isang performer sa isang karnabal. Noong mga panahon kasi yon ay mga karnabal lang ang mga madaling pasukan ng mga hindi masyadong nakapag-aral. Subalit may pagdadalawang isip pa rin noon si Frank dahil wala siyang alam na talento niya para pumasok dito. Alam naman natin na kung sinabing performer sa karnabal ay dapat may kakaiba kang talento na ipamamalas para makapagtrabaho dito at para kaaliwan ka ng mga tao. Kaya naman nag-isip talaga siya kung anong bagay ba ang pwede niyang gawin para makapasok. Hanggang sa dumating ang hindi may paliwanag na dahilan ay naisipan niyang gamitin ang lakas umano ng tiyan niya para makapasok. Araw-araw siyang nagsanay na palakasin ang tiyan niya hanggang noong 1924 ay tuluyan na nga siyang nag-apply sa trabahong nais niyang pasukan. Sa unang araw niya ay pinapasuntok niya sa mga tao ang kanyang tiyan hanggang sa sila ay magsawa. Naging epektibo naman ang ginawang hakbang na ito ni Frank at dahil doon ay unti-unti siyang nakilala. Ngunit ang pinagtatakhan ng marami ay kung saan nanggagaling ang lakas niya para hindi masaktan sa ginagawang pagsuntok sa kanya ng mga tao. Kung ano man ang dahilan ay siya lang ang nakakaalam. At sa pagpapatuloy at dahil unti-unti na siyang nakikilala at gusto niya ring masihan palalo ang mga taong nakakakilala sa kanya, isang araw ay hinamon niya ang isang heavyweight champion sa larangan ng boxing noon na si Jack Dempsey para gawing punching-bag ang tiyan nito. Hindi naman ito tinanggihan ni Jack at pinagbigyan ang hamon ni Frank, at ayon nga sa report, tinatayang umabot sa 75 ang suntok na binitawan ni Jack sa tiyan ni Frank. Pero ang nakakamangha ay hindi man lang ito nagpakita ng sinyales na siya ay nasaktan. Sa naging araw-araw naman na pagpapasuntok ni Frank Richard sa kanyang tiyan ay nagkaroon na rin ng pustahan na kung sino ang makakapagpatumba sa kanya sa isang suntok lang ay makakatanggap ng pabuya. Pero wala ni isang tao ang nagtagumpay dito hanggang umabot na rin sa punto na nilulundagan na ng mga tao ang tiyan niya. Subalit wala man lang reaksyon si Frank sa mga ito kahit sobrang lakas at bigat na mga taong lumulundag sa kanyang tiyan. Hanggang sa isang araw, sa muli niyang pagtatampok sa mga tao, ay maso na ang ginamit na ipinampapalo sa kanya. Pero ganun pa rin, wala pa rin nakitang sinyales na siya ay nakakaramdam ng sakit. At sa paglipas pa ng mga araw, naisipan na naman niyang ano kaya kung ang gawin naman niya ay ang isang bagay na maaaring ikamatay niya kung hindi niya kakayanin. At ito nga ay ang salagin ng bala ng kanyon na may bigat na 104 pounds o 47 kilograms. At hindi nga siya nagdalawang isip na gawin ito mga kamaster, bilang patunay, narito ang maikling video clip. Sa ginawang ito ni Frank ay dito na siya binansagan o tinawag sa pangalang Frank Cannonball Richard. Pero mahalagang tandaan na ang ginamit na kanyon ay isa lamang spring-loaded para paliparin ang bala nito. Pero tandaan din na ang lakas at pwersa nito ay nandoon pa rin, lalo na't ang bala nito ay may bigat na 47 kilograms at idagdag mo pa ang lakas ng spring na siyang nagbibigay ng mas lalo pang pwersa para itulak ang bala. Ang pagsalo sa bala nito ay maaring pumatay sa isang ordinaryong tao na walang lakas na kagaya ni Richard.
Sa isang araw ay 2 beses siyang pinapaputukan ng spring-loaded na kanyon at sinasalag niya lang ito sa pamamagitan ng kanyang tiyane. Wala namang naging balita na ikinapahamak ito ng buhay ni Frank, pero hindi na siya nagtagal pa sa ganito niyang trabaho dahil siya nga ay medyo matanda na rin at kailangan niya na rin magpahinga. Ayon sa balita, namatay siya noong February 7, 1969 sa edad na 81 sa Long Beach, California. Namatay ito dahil na rin sa katandaan. Pero ganun pa man, ang pangalang Frank Cannonball Richard ay isa sa mga nakatatak na sa kasaysayan dahil sa kakaiba na itong lakas at kakayahan. At dyan na nga magtatapos ang maikling video natin ngayong araw, mga kamaster. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo bitin ang video natin ngayon. Wala kasi tayong makuhang mas mahaba-habang paliwanag tungkol sa naging buhay niya. Pero ganun pa man, salamat pa rin sa panonood nyo. Bago tayo tuloy magtapos ay shoutout muna sa mga taong ito. At nga pala, huwag nyo pong kalimutang ilike ang video kung nagustuhan nyo ang kwento bilang suporta na din sa aking channel. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Agbyag!